yung preventive measure na halos yung mga maliliit, yung mga simpleng sakit, dinadala pa sa hospital, nakakaroon tuloy ng congestion. So kung merong kumadrona sa kada barangay, maaalagaan ang mga, ang isang komunidad. So yun yung mga hinaing. Napakaraming hamon sa ating mga health workers, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Pero kumusta naman ang ating mga komadrona? Gaano kahalaga ang papel na ginagampanan nila sa ating lipunan? Makakasama natin si Assistant Secretary Cecil Banca Santos mula sa Komadrona. Hi, Ma'am Cecil! Kumusta na kayo? Welcome back! Hi, Susan K. It's been a while. Opo, alam ko busy-busy ka rin kahit pandemic dahil ako'y napapadalhan mo ng mga webinar schedules na yan, kayo pa rin ang mga speaker, ang speaker nila, at napakaraming mga convention ng inyong grupo. Balitaan nyo nga kami yan, Asik Cecil. So, siyempre gusto din nating mapanatili yung pagpapataas ng antas ng kaalaman ng ating mga kumadrona sa dumadami na dumadami din yung kanilang mga dapat na malaman. Little did we know na magkakaroon tayo ng ganitong pandemic, no? So yan, wala, hindi yan inaasahan. Yung healthcare system natin, hindi talaga prepared. Mga healthcare workers natin, yung mga ganyan. So lahat talagang nabulaga na lang tayong lahat. So sa pamamagitan ng pagkukonduct natin ng mga a webinar through yung continuing professional education, marami tayong mga naibibigay na pagpapataas ng antas ng kaalaman nila tungkol sa pandemic, anong dapat na gawain, mismo ang mga health workers, ayan, may mga kaunting issue na rin about mga mental health, paano nila puprotektahan ang kanilang sarili, and so many things na dapat nilang matutunan, ano, bilang isang frontline na health workers. So yun, napakarami ang mga midwives natin, mga kumadrona natin sa mga barangay na talagang itong panahon ng pandemic, Susan K, talagang sila yung talagang nakatutok sa barangay. Meron kasing tinatawag na sa local government unit, yung barangay health emergency response team. Sila yung mga nangunguna, pagpunta sa barangay, nagbabahay-bahay, tinitingnan yung sitwasyon ng mga barangay, mga contact tracing, mga pag-identify ng sino yung mga ganito, lahat. So sila yung mga involved yan. Oo, napakaabala ng ating mga kumadrona at bumaba sila sa community mismo. Yung pinakang basic function namin talaga na dapat ay nagpapaanak kami, nangaalaga lang ng nanay at saka ng bata, di ba? Nag-expand na yun. Nag-expand na siya. Mm-hmm. Hindi na siya yung talagang focus ka na lang sa maternal and child health care. Even without itong pandemic na ito, talagang ang mga kumadrona ang siyang nakatutok sa barangay. Yung proposal ng Philippine League of Government and Private Midwives, magkaroon sana, Susan K, ng isang midwife, isang kumadrona, kada barangay. Kasi sa Magna Carta for Public Health Workers, meron nakalagay doon na ang isang midwife or isang kumadrona dapat ay ang catchment area o yung hawak na populasyon ay 5,000 lamang. Hindi na susunod yun. Kasi even dito sa atin, sa Metro Manila, mayroong humahawak dyan ng 15, 20,000 population. Paano kung magiging effective? Ang isang kumadrona naman sa isang malalayong lugar, yung mga tinatawag nating GIDAS, yung mga geographically isolated disadvantaged areas na yan, ano? Na kung saan ay bago marating ng kumadrona ay talagang papanhik sa bundok, tatawid ng mga river, kung saan-saan pang sasakay sa mga habal-habal na yan, na-experience nila yung mga rebel-infested, ano na yan. Yan. Kakaunti ang nilang populasyon, pero yung geographical distribution, bago mo marating ang isang area, sobrang pagod ng mga midwives. Pagdating doon sa trabaho, wala naman duda doon. Talaga ng mga ibibigay nila yung kanilang mga dapat na trabahuhin. Diba sabi nga natin, Susan, kay equal work, dapat equal pay. Na? Yun, mukhang hindi nasusunod yun. Ang aming hangad, doon sa pagkakaroon ng isang kumadron na kada barangay, makakafocus ka eh. Makakafocus ka sa isang barangay. Malalaman mo yung sitwasyon ng isang barangay. Sinong buntis, sinong mga anak, sinong may TBD yan, sinong kailangan ng dots, yung mga gamutan nila. No, yung tutok gamutan nila, sino yung may mga ganitong ibang sakit pa. Parang yung konsepto ba ng primary healthcare na kung saan ay nahahawakan ng mga ordinaryong sakit lang, dito na tayo sa barangay. Dito tayo sa barangay health center. Hindi eh, ang nangyayari ngayon.
ubo, kaunting ubo, kaunting sipon, dinadala sa hospital, no? So, yun ang ating iniiwasan, na halos yung mga maliliit, yung mga simpleng sakit, dinadala pa sa hospital, nagkakaroon tuloy ng congestion. So, kung meron kumadrona sa kada barangay, maaalagaan ang isang komunidad, yung preventive measure through health promotion, health education, parang alam mo yon, yung isang pamilya ka na nariyan, naaalagaan mo. Asek Cecil, yung isang kumadrona sa kada barangay, baka nga kulangin pa yun, di ba? Lalo kung napakalaki ng isang barangay. Yeah, oo. But at kasi tayo ngayon may 42,000 tayong barangay ngayon. 42,000 okay. Ang barangay natin, ano? Ang listahan natin, ano? Meron tayong mga total ng midwives na na-appoint ng LGUs kasi ang ano ngayon under ng local government unit na ang mga midwives ngayon under na yun ang devolved setup, no? So ang mga na-appoint ng DILG ay umaabot sa 14,601. Ang deployed naman or yung DOH na hinired nila doon sa kanilang health human resources nila ay umaabot lamang sa 4,391. Kumpara mo sa mga nurses na nag-hire sila ng deployed na 16,830. So sa madalit salita, ang total ng mga nasa local government unit ay 18,992. Eh, ang sabi ko nga kanina, meron tayong 42,000 halos, no? 42,046 na barangay as of 2020. Eh, ilan ang kulang natin? So, meron pa tayong kakulangan ng mga 23,054. So, sa ngayon, yung mga isang midwife muna, ang laki. Sobrang laki ang kakulangan. Imagine 24. Siguro around mga 5,000 yung mga midwives natin doon, ano? At apart from this, meron pa rin tayong mga midwives na mayroong ari ng birthing center. Sila yung mga tinatawag na clinic manager, ano? At meron tayong mga around 2,897, no? Birthing center. Kaya lang yung ibang birthing center diyan ang may-ari mga doktor. Ang issue natin dito is mayroon mang mga pinupuntahan na ibang lugar yung mga midwives natin, may mga birthing center na ayun yung mayon medyo magaganda ang kita ng mga yon kasi mayroong mga tinatawag tayo sa PhilHealth na yung maternity care package benefit, mayroong na mga newborn care package benefit na nabibigyan sila ng mga kaukulang bayad, ano? Yung ang issue lang doon, yung hindi timely yung pagbibigay ng PhilHealth. So, kahit anong pasukan nila, nagkakaroon pa rin sila ng problem. At ang isa pa nga pala, Susan Kay, nasabi ko yung sa mga retained, ano, na mga kumadrona natin sa hospital, yun ang isang medyo mabigat din. Kasi ang mga midwives natin sa hospital, ang nakukuha nilang item na nursing attendant. Dapat din na tinatrato sila na frontliner kasi nasa hospital sila. Yeah, karamihan diyan yung pag nagre-report sila na ganito, ang mga ano may namatay, may ganyan. Pag sinabi ng minsan yung mga auxiliary nursing attendant, actually they are midwives by profession. So yung mga nursing attendant na pinag-uusapan natin sa Civil Service Commission, dapat ang kanilang qualification standard ng nursing attendant ay high school graduate. So syempre, hospital nagtitipid sila, preferably yung sa kanilang hinahire, preferably midwife. Pero dapat high school graduate kasi ang midwife ay kahit na 2-year course yan, pumapasa naman sa board exam. So instead na makatanggap ng ganitong sweldo, mababa yung natatanggap nila kasi dapat sa halip na midwife ang item nila, nursing attendant. Kaya isa din yon sa mga isinusulong namin, ano, ang kumadrona, na dapat magkaroon talaga ng plantilla position ng midwife sa mga hospital. Meron na naman, pero hindi pa rin sapat. Thank you.
po yung problema ng mga comadrona noon na hanggang ngayon problema pa rin nila, Asik Cecil? Yung mga naikwento ko nga sa iyo, na yun nga, yung mga catchment area, yung mga sweldo din nila, madami masyadong trabaho nga, ayun yung mga hindi natutugunan ano, hanggang ngayon. Hanggang ngayon? I'm sure hindi naman din kami lang. Ano, baka naman sabihin nila, hindi lang kayo, marami. Pero at least yung iba, na medyo matataas na yung kanilang entry level. Kasi kami hanggang ngayon, 9 salary grade 9 lang, Susan K. Mga 17,000 lang yun, ano? Kaya ang aming ipinupropose ngayon doon sa aming bagong panukala, maging salary grade 11, yung entry level, which is more or less mga 20,000 siya. Kasi ang entry level, Susan K, ng mga nurses is salary grade 15, no? I don't want to compare yung aming salary pagdating sa mga nurses, but then, alam mo naman pagdating sa trabaho, talaga naman kumbaga sa ano, halos lahat din ang trabaho na sa mga midwives. Pero syempre, yung educational attainment magkaiba, no? Pero just the same, medyo napakalayo ng gap. Kasi ang entry level ng mga nurses is salary grade 15, no? Which is more or less 30,000 plus. Eh sa amin, 17. Kasi Susan K, ang mga midwives, ang mga kumadrona natin sa mga liblib na lugar, sila na halos yung doktor. At yan naman yung nagpapatunay din ang mga datos natin yung nagpapakita na karamihan talaga sa mga GIDAS area, yung mga malalayong lugar, ay ang mga midwives ang nasa barangay instead na bihira ka makakakita ng mga doktor at saka ng mga nurses. Kasi, Asik Cecil, yung mga kumadrona may kaalaman sa medisina. Mga basic lang din naman, ano? Kasi minsan nga yun din ang isang issue, kaya personally gusto ko rin tutukan yun kasi minsan may mga administrative order na ipinapalabas ng Department of Health na may mga parang, kunyari, halimbawa, pag-a-administer namin ng life-saving drugs. Ako personally, tutol ako doon. Kunyari, halimbawa, inaalaw ang midwives na mag-inject ng ganito. Sasabihin ko yung sample, ano? Magnesium sulfate, parang gano'n, ano? Hindi yan kasama sa batas namin. Ang aking pananaw doon, kung administrative order ng Department of Health, hindi naman ibig sabihin nung talaga, talagang automatic na susundin din namin kasi meron tayong Professional Regulation Commission sa Board of Midwifery na siya nagre-regulate talaga ng aming profession. So, dapat yun, magkatuwang sila na nagpapalabas ng mga ganoong mga order, ano? Kasi nagpe-perform kami ng function yung wala na sa scope, no, ng aming practice talaga, mukhang delikado 'yon. Kaya kami, minsan sinasabi nila, you can do this function provided that you have been trained. The problem is, limited naman ang ating mga training institution, no? Lagi na lang sinasabi, dapat may training kayo dito. Mabibilang mo naman sa daliri mo yung mga nagbibigay ng ganong mga training. Ngayon, yun ang aming tinututukan sa pag-aamenda ulit ng batas namin. Kasi ang nag-author ng batas namin, Susan K., 1992 pa, so mga 29 years na rin yun. Ang dami nang nabago. Yes, Senator Joey. At saka hindi na applicable ngayon yan. Oo. So, si Senator Joey Lina ang nag-author ng batas na yun, na inamin naman din niya na talagang sa tagal na ng panahon, napakarami na talagang sa profession namin, maraming nabago, at marami na talagang dapat na maidagdag. Actually, ang aming talagang gustong-gustong mangyari rin talaga, no, na isasama namin dito sa aming batas, ano, na aamendahan, ay magkaroon talaga ng isang National Midwifery Office. Kasi sa ngayon, makikita mo talaga lahat ng departamento, lahat ng mga opisina, ang maririnig mo lang is nursing service. Wherein doon sa nursing service na yon ay under ang mga midwives. So sino ba ang mas nakakaalam ng trabaho ng kapwa niya profesyon? So dapat ang midwives din talaga ang siyang mag-head, ano? Ito piniprepare na namin dito yung mga midwives natin, ano, na mga bago ngayon na talaga masisipag ding mag-aral. Naging gladiarized na Susan K ngayon ang midwifery course, ha. Yung 2-year course, pag nakapas sila sa board exam doon, qualified na sila na magtuloy ng 4 na taong kurso. So kaya meron na tayong tinatawag ngayon na Bachelors of Science in Midwifery. Along that line, yun ang gusto namin na sana magkaroon talaga din ng mag-level up na rin yung mga opisina. Limbawa, Manila Health Department, ang daming mga midwives dyan, ang daming mga nurses. Actually, ang Manila Health Department talagang meron yung midwifery department, eh.
together with Quezon City. Ang Quezon City, may Quezon City Health Department sila, pero ang midwife ang nagsusupervise doon. Ang Pasay mukhang hindi pa. So yun yung mga dapat na, kung may mga local government unit, lalong-lalo na sa mga syudad, dapat ang nag-head doon ay ang midwife nila na sinusupervise ang kapwa midwives. Ngayong panahon ng pandemya, isa rin sa tututukan ng health sector ang buhay ng ating mga komadrona. Maraming salamat kay Assistant Secretary Cecil Banca Santos ng Komadrona para naman po sa mga direksyon at ilang pang mga pulisiya na nais nilang ipatupad sa hanay na ito. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan. Follow us on YouTube, Facebook, and Twitter. Mula sa Inquirer.net, Inquirer Television, at Radio Inquirer Online, sincerely yours, Susan Kay.